Pinagbabaril sa elevator hanggang mapatay ang isang negosyanteng Chinese sa Binondo, Maynila. Tinangay ng gunman ng 2 milyong pisong dala ng biktima. Hinahanap pa ang suspect na nakatakas daw matapos humalo sa mga nagtakbuhang tao. Nasa frontline ang balita niya si Gary De Leon. Duguan at nakabulagta na sa sahig ng matagpuan ang Chinese businessman na si Wen Dunchen sa loob ng elevator ng Sanjay Tower sa Labasaris Street, Binondo, Maynila pasado alauna kahapon. Agad naman siyang tinulungan ng mga tao sa lugar pero idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Pugla na, pumitin na, pa. Tapos may dugo siya sa ano eh. May dito ata, di ko siya basta nung pagkabuhat ko. Kasi pagdating namin sa park, nakita na si sigaw-sigaw na. Tapos nung binuhat na namin, tricycle para tulungan, wala na. Isinara agad ng mga gwardiya lahat ng access point ng gusali para mahuli ang salarin. May mga natrap na empleyado sa loob. Maya-maya pa, sumalaki na ang SWAT team para hanapin sa building ang gunman. Kinordonan din ang kalsada at pinaalis ang mga tao dahil baka magkabarilan. Makalipas ang isang oras, isa-isa rin pinalabas ang mga natrap na empleyado. Batay sa investigasyon, paakyat sana sa kanyang opisina sa 15th floor ang biktima at isa niyang kasama na may dalang cash na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Pero di na sila umabot sa 15th floor dahil pagbukas ng elevator sa 2nd floor, bigla nang pinagbabaril ng gunman ang negosyanteng Chinese. Napatakbo sa takot ang kasama ng biktima habang naiwan naman ang pera sa elevator na kinuha agad ng gunman sabay sibat. Yung kasama ng biktima, nasa under investigation natin, nasa custody natin. Nataranta siya, bigla siyang dumuhod, naiwan na naipaksak na yung pera niya. Bigo ang MPD SWAT na mahuli sa gusali ang gunman. Hinala nila. Humalo ito sa mga nagpanik na tao, kaya nakatakas. Dalawang anggulo ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Inside job o kung may kaugnayan sa krimen ang isang dating empleyado ng Chinese na tinanggal niya sa trabaho. Tuloy-tuloy pa rin ang manhunt operation sa gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.